tayo sa homepage, mga kaibigan. Inikayat po ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko na suportahan ang coin recirculation program nito. Inatasan din po ng BSP ang mga bangko na tumulong sa sirkulasyon ng mga barya. Okay. Of course, itong naturang hakbang ng BSP ay bunsod ng obserbasyon na ang mga barya ay hindi maayos na nasi-circulate. Clarification, no? Walang shortage ng barya. Walang shortage ng barya, tama. Mm-hmm. Importante naman para sa smooth flow of commercial transactions. Ayon sa BSP, kahit ang 5 sentimo na ayaw ng pansinin ay marami ang napakahalaga pa rin para sa ating ekonomiya. At para lalo pa natin maintindihan ng kahalagahan ng mga barya para sa ating ekonomiya, minarapat natin makapanayam ng umaga si Deputy Governor Diwa Gurigundo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sir, good morning. Hi, good morning po sa good morning, at sa lahat ng ating mga nanonood. It's so nice to have you here. Yes, sir. Well, it is also my honor. Thank you, sir. unang tanong, bakit ba sir parang nagkakaroon sa sirkulasyon ng barya? May sagot ako dyan, pero si sir na napasagutin natin. Well, nagkakaroon tayo ng problema, hindi dahil sa kulang tayo ng barya. No? Mm. Sa katunayan, almost 17 billion piraso ng barya ng iba't ibang denomination ang umiikot dapat sa ating ekonomiya. 17 billion. Ang halaga nito ay humigit kumulang mga 19 billion pesos. Wow. Okay. So ang bawat isa, kung i-compute natin, 94 million tayo at 8.5 million mga Pilipino nasa ibang bansa, ang bawat isa ay dapat merong almost 200 pieces of coins ang bawat isa. So hindi problema yon. Sa ibang bansa dito sa ating rehiyon, less than 100 ang per capita distribution na kanilang barya. So more than enough tayo sa double. Atin. Yeah, okay. Pero nagkakaroon pa tayo ang tinatawag na kakulangan. No, ng barya. Sa circulation. Oo, sa circulation. Ang unang-unang problema nito, marami sa atin, siguro kahit na tayong tatlo, ay kapag nakatanggap tayo ng barya, lalagay natin sa ating garapon. At gustong-gusto natin pinagmamasdan yan habang dumadami yung ating barya. Iba naman sa drawer ng kanilang opisina. Okay? Yung iba naman, may alkansya. Hindi natin pinipigilan yung ating mga kababayan na mag-impok. Tama yun. Pero oras na napuno yung ating alkansya, oras na napuno yung ating garapon, sana ipalit natin sa ating mga bangko o doon sa mga retailers, sa mga supermarket, at ito'y kanilang papalitan. Una yun. Pangalawa, natutulog din yung mga barya doon sa mga video games. Right. Video karaoke, video okay. Video okay. Yung sa Visayas, marami ngayon ang gumagamit ng tinatawag na ATM. Automatic tubig machine. Okay? Walang problema din yun. Yung problema lang kasi dapat token yung ginagamit eh. No? At kapag token ang ginamit, makukuha nung nagpapatakbo ng negosyo yung mga barya, iikot ito. Right. Ang problema, naiiwan lang doon. Okay? At bandang huli, naiipon din yung ating mga barya, unang-una sa mga simbahan, di ba? Pangalawa, sa mga lords, wedding lords. Okay? Kaya hinihikayat po natin yung ating mga kababayan na tumulong, makiisa, upang ito ay ating mapaikot. At hindi tayo magkaroon ng tiyatawag nating kakulangan ng ating barya. Ako, magyayabang ako ng konti. Sa grocery, sinabi ko na sa iyo ito before. Yes, totoo. Favorite ako. Kasi diba, meron yung mga barya-barya. 1,755.55. Pag nagbigay ako, talagang may 55 cents. Sabihin ng kahera sa akin, thank you for giving me the exact amount. Diba? Kasi hindi na siya ng problema sa panukli sa akin eh. Anyway, pinag-usapan natin yung 5. Paki-explain nga, sir, sa ating mga kababayan, bakit importante yung 5 may butas sa gitna sa ating ekonomiya? Hindi lamang yung 5 may butas, ano? Right. Yung lahat ng ating barya, yung ating mga coins. Pinakamataas dito yung 10 piso, ang pinakamababa yung 1 centavo. 1 centavo. Meron pa bang 1 centavo, sir? Meron pa. 1 centavo ba? Kasi ito ay tinatadhana din sa atin ng batas na ang 1 centavo ay dapat na inaroon. Kaya ang ginagawa natin, dahil sa hindi naman masyado nagagamit ito sa ating ekonomiya, kaunting bilang lamang ang ating ginagawa sa Bangko Sentral. No? Hindi ko na alam ang itsura niya. Sir, ang bayani mo ron, sila Pulapo pa rin. Tandansora. Tandansora. Ayun, Tandansora pala. Ngayon, ang ating kahalagahan nun, nung mga barya na yon, kung walang 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, hindi ba kukumpleto ang transaksyon? Kaya nga yung ating mga kababayan ngayon, namumroblema kapag dumating sa supermarket,
ang ibinabayad sa kanila, candy. Okay. Mm-hmm. Bawal yun, sir, di ba? Oo. So, sa mga tweed, itong baryang ito ay mahalaga upang makumpleto yung commercial transaction sa ating ekonomiya. Pangalawa, kung hindi na kami mag-mint ng mas maraming coins dahil may sapat naman tayong bilang, makatitipid ang Bangko Sentral. Kung makatitipid ang Bangko Sentral, mas marami kaming dividendo na maibibigay sa ating pambansang pamahalaan. Mm-hmm. So, mas maraming proyektong itong pangkabuhayan ang matutustusan ng mga salating ito. Sa halip na nagugugol sa pag-mint ng bagong coin. Ikot ng ikot. Right. Pagkatapos, matutulog yung mga barya na yon. Right. And meanwhile, gumastos ka ng average of 2 pesos per coin. Mm-hmm. Okay? So, yung masarap halaga na isang quid, 2 piso? 2 piso. So, yung 1 centavo, lugi ka ng 1.99. Okay. Yung 5 centavos, lugi ka ng 1.95. Uh-huh. Okay. Doon lang sa 5 piso at saka doon sa 10 piso, tayo nakakabawi-bawi. Ibig sabihin siya, ang yung mga 17 billion pesos na atin po nagagastos sa paggawa ng barya, taon-taon ho ba ito? Hindi naman taon-taon ganun kalaki. No? Pero malaking bahagi nito ang ating iminimint taon-taon upang makasapat din sa demand o sa kahilingan ng mga bangko. Mm-hmm. Kasi tinakausap natin yung iba't ibang mga bangko at tinatanong natin sa kanila ano ang kanilang pangangailangan sa barya. Mm-hmm. So ito ay kakalapin namin sa buong Pilipinas, pag-aaralan namin ito, titingnan namin kung ilan na yung aming nailabas, doon kami magdedetermine kung ilan sa isang taon ang aming ilalabas. Ayun. Okay. Ngayon, hawak-hawak na ng ating mga kababayan yung kanilang mga alkansya at saka yung mga drawers nila nilalabas ng mga barya. Sir, what are they to do with these baryas? Okay. Ano ba di? Kasi alam, mag-grocery ka, di ba? Isang bayong na pati yung dalawang. Ano pwede nilang gawin? Well, unang-una, ang ating mga bangko ay tinagubili na ng Bangko Sentral. Mm-hmm. Na kapag ang publiko ay nagpunta sa kanila, no? Ito ay kanilang tanggapin at palitan ng bank notes. Okay. At pangalawa, kung ito naman ay idideposito sa kanilang account, yun ay kinakailangan nilang tanggapin at idideposito. Okay. Pangalawa, sinabi rin natin sa ating mga bangko na kapag ito ay meron silang surplus ng mga coins, makipagpalitan naman sila doon sa mga may kakulangan namang mga bangko. Right. Upang sa ganun, mas marami ang mararating nung mga ekstrang barya. No? Ngayon, meron din kaming nag-interface na rin kami sa mga supermarkets at saka sa mga retailers, kahit na doon sa mga gas stations, jeepney and bus drivers. Okay? Ito ay handa silang palitan din ito. Sabihan lamang ang Bangko Sentral o ibang commercial banks, handa yung ating mga partners mula sa mga supermarkets at saka retailers, jeepney and the bus drivers na ito ay kanilang mapalitan. Maaari nyo ba sumaulit sa ating mga kababayan yung kalungkutan naman na hindi umiikot ang mga barya at naiipon lang sa bulsa o sa alkansya ng marami ating mga kababayan? Well, malungkot yun dahil sa halip na ito ay umiikot at makakita ng liwanag. Yeah. Ito ay natutulog lamang at nakapreso sa ating mga drawers at sa ating mga garapon. Maganda kong tingnan yan. Subalit mas magandang tingnan ang mas maraming kalsada, mga tulay, mga sources ng iba't ibang ng power at enerhiya na makakatulong sa ating mga kababayan. Ayan. Okay. Para lang ang ating mga kababayan, saka sakali yung barya pa, ay hindi na maipon at baka na naman talaga hinayaan na matulong sa kanila mga barya. Right. Tapos ito pa isa, sir, siguro, no? Kasi may mga nakikita tayo minsa kinakatuwaan yung mga barya, no? May ginagawang kung ano-ano, ginagawang keychain, ginagawang... Bawal yun, sir, di ba? Bawal ho yun. Okay. Sa katunayan, nung mga nakaraang panahon, may mga nahuli kami na nag-i-smuggle ng 1 peso coins. Okay. 1,000,000 piraso. Wow. So, 1,000,000 piso yun ang halaga. Pero na ibebenta nila sa ibang bansa ng 3 piso. Right. So, isang milyong kapital nila magiging 3 milyon. Mm. So, may tubo kagad silang 2 milyon. Okay? Pagkatapos, nung nahuli, ang ginawa naman nila, pinukpok naman nila ito, no? Pinaplate nila. Okay. Eh makikita mo pa rin na ito ay piso, natin. Ay piso rin. Right. So, nahuli sila ngayon 2 charge. Una, smuggling, at pangalawa, defacing ng ating coins. Bawal po ito. Ito po ay mapaparusahan ng una ay meron itong penalty ng salapi. Okay? Sanction ho yan. At yung iba, in some extreme cases, pwede po tayong makulong. Mm-hmm. Okay? Lalo-lalo na kung ginagamit natin sa malaking yung malaking paraan na
yung mga pera o kaya yung mga namimake, no? Yeah. Yan po ay meron parusa ang batas na maaari kayong tamaan kung tayo po ay mahuhuli na gumagawa ng mga ganung bagay. Okay, on the lighter side, kasi ako gusto ko yung kalansing ng coins eh, di ba? Pag kahit doon sa cash register, pag bumukas yun, kumakalansing yung coins doon eh. Curious lang ako, sir, kasi iba-iba itsura ng coins natin. Mm. Lalo na yung 10 piso, 2 colors pa yun, di ba? Tapos yung 5 piso natin, yellowish. Tapos yung ating G's at saka yung ating 5, medyo parang reddish. Parang... Ay, 25 kung kalimutan. Oo nga pala, 25. Yellowish din yan, parang 5 piso. So, ano yung mga materials na ginagamit natin? Kasi meron mga nagsasabi, magnetin mo, malalaman mo kung peke, ganyan. Ah, paano ba yun, sir? Nagbago na kasi tayo nung ilang sa ating mga coins. Mm. No? Nung dati, kaya nga ini-smuggle. Kasi cupronickel. Okay. Mahal yung copper, material. Mahal yung metal, yung metals, no? Yung bakal. Right. Kaya ito ini-smuggle. Okay. Mas mataas ang valor, yung value ng metal kaysa sa face value. Okay. Kaya nga yung 1 peso is worth 3 pesos. 3 pesos, okay. Oh. Ngayon, ang ginawa ng Bangko Sentral dyan ay ginawa nating nickel-plated. Mm. So, nandun pa rin yung bakal sa loob, pero mas konti na yan. Tapos, iyan ay plated ng nickel. Right. So, ang metal value ngayon nun, mas mababa kaysa sa face value. Ayaw. Kaya nabawasan ngayon ang smuggling. At sa paggagawa natin ng yung tinatawag nating NGC coins, new generation currency coins, ito po ay gagawin din natin na maaaring plated yung iba, okay? At yung iba ay gagawin din natin na upang sa ganon ay makatulong tayo na may iwasan yung pag-i-smuggle. Ibig sabihin, Shob, darating mo yung panahon na magbabago na yung tsura ng marina. Lahat. Lahat. Ang initial proposal ay bawasan yung numero ng denominasyon. At pangalawa, gawin itong medyo mas malaki at medyo mas mabigat ng konti. Hindi naman sa gusto natin pabigatin yung ating mga bulsa, pero para makita rin ng mga tao na maganda pala yung ating coins, ito ay mabigat, kaya may valor to. Kasi ngayon, kamukha ng 1 centavo, para sinasabi ng iba, tinatangay daw ng hangin. Okay? So, ang gagawin natin ay para masalamin ang malakas na kabuhayan ng Pilipinas, i-reflect natin ito dun sa ating mga barya. Upang sa ganun, may respeto rin yung ating mga kababayan. Totoo yan, sir. Totoo. Kasi sa Amerika, no, pag nakita mo, may mga commemorative coins sila. Tama. So, kinukolekta nila sila. Isa pang trivia, yung anak ko, 3 years old, yung 5, nakita ko may magnifying glass niya. Gusto niya makita kung ano yung naka-imprint doon sa 5. Eh, that's a 3-year-old little boy, ha? Can you imagine, kung mas interesante nga naman, pag mas malaki, parang mas may pride ka kasi yung kinakapamising ko, hindi mo mahuli sa bulsa mo sa sobrang liit, eh, di ba? But anyway, sir, ito na yung direktiba ng Bangko Sentral, na-emphasize na natin kung ano yung kahalagahan ng recirculation ng coins. What is your message to our ka-homepage para dito sa direktiba na ito, sir? Nagpapasalamat kami sa Net25, sa imbitasyon ito, upang tayo ay makapag-appeal sa ating mga kababayan. Mahalaga po ang barya, lalo-lalo na pag ito'y pinagsama-sama. Hmm. Wala pong transaksyon na nangyayari at natatapos kung wala tayong barya. Okay? At umaasa naman tayo sa ating mga kababayan na tutulong sa atin sa pagpapakalat ng ating mga barya. Doon po sa mga may garapon, may mga alkansya, at may mga drawers na punong-puno ng barya, get them out, spend them, at makatutulong po tayo sa ating pamahalaan. Mahalaga din na ito ay ating magastos. Kasi po, by 2013, 2014, ay maglalabas po ang Bangko Sentral ng bagong mga barya, bagong mga coins. Huwag po nating hintayin na yung ating mga iniipon-ipon dyan ay mawalan ng value. Right. Isa-isa na lang. Isa na lang. Okay. Ano ang biggest value amount, face value ng coin na na-imprenta o na mint ng Bangko Sentral, sir? Kasi marami ako naririnig, may 10,000, may 2,000. Ano ba talaga, sir? Anong coin ang pinakamalaki ang face value? Yung face value, meron tayong, alam ko, mga, kasi matagal na ito, eh, no? Yes. Mga 1980s, eh, 1970s. Eh. Alam ko, meron tayong may 100 o kaya 1,000 yata, no? Okay. Pero na mga coin. Silver ito. Okay. Hindi ito yung circulation coins. Yeah, yeah. Mga commemorative coins to na
na ito ay ginagawa sa pilak. Okay. Kaya hindi ito ginagastos, ito ay kinukolekta. Okay. Mm-hmm. Galing, ano? Alright. Sir, it's been an honor to have you here. Sana po hindi ito huling pagkakataon na i-grace ninyo ang aming programa. Marami kami po sa pagpera pa, no? Na kailangan natin pag-usapan. Yes, sir. Thank you very, very, very much. Marami po salamat. Marami po salamat. Makibigan si BSP Deputy Governor Diwag Rigundo ang ating punta kapareha. Right. Samantala, baka naman ang Light and Bright Stories with Denise and Atiwa, isa aming pag-umalik.